Si Namin Kinaya sa Ikea. Hello guys, it's me, your Feeling-erang vlogger, and welcome to my vlog. Story time muna tayo. Nagpunta kami ni na Ma'am Nams and Ma'am Ai sa IKEA. Honestly, I don't have plans of creating a vlog out of our short visit there. Kaya lang may mga funny moments na nangyari sa amin doon na sa tingin ko magandang i-capture yung moments para just in case meron kaming babalik-balikan na makakapagpasaya ulit sa amin. So, the night before lang kami nakapag-decide kung anong oras kami talaga pupunta sa IKEA at kung saan yung meeting places namin. Bakit meeting places? Kasi kami muna ni Ma'am Nams yung mag-meet, then siya ka namin in-meet si Ma'am Ai. So, nag-decide kami ni Ma'am Nams na mag-meet sa LRT EDSA since pareho kaming coming from north, while si Ma'am Ai naman is nasa southwest, so diretso na lang siya dun sa MOA. Fortunately, same train pala yung nasakyan namin ni Ma'am Nems, though we came from two different places. Una nang nakasakay si Ma'am Nems sa train na yon, tapos ako lang yung sumunod na sumakay. So, madali na para sa amin na magkita dun sa EDSA station kasi nga, same train, actually parang same bagon din yung nasakyan namin eh. So, pagbaba namin ng train, sumakay na kami ng jeep going to MOA. Fortunately, madali lang para sa amin hanapin yung IKEA kasi habang nasa jeep pa kami, nakikita na namin yung building na IKEA. So, after namin bumaba ng jeep, naglakad na kami papuntang IKEA. Then, hindi namin alam kung paano kami makakapasok sa mismong IKEA. So, chinat namin si Ma'am Ai, tsaka para na rin ma-meet muna namin siya before kami pumasok ng IKEA. Pero sabi niya, nandun na daw siya sa bandang department store ng IKEA. Eh, wala kaming makita department store dun sa side kung nasaan kami. Actually, nandun kami sa side, malapit sa MOA Arena. Then, merong entrance dun. So, may guard doon, tinanong namin kung nasaan yung bandang department store ng IKEA. Unfortunately, hindi rin alam nung guard kung nasaan yun. So, naglakad na lang kami habang chinachat si Ma'am Ai. Tinatanong siya kung paano nga kami magkikita at makakapasok nga sa IKEA. Sabi niya, bandang SMX daw, tapos bandang gitnang area. So, lakad na kami ang lakad ni Ma'am Nems hanggang marating namin yung bandang gitnang area nga ng SMX. Pero nakarating na kami dun sa parking area. So, we decided na magtanong na lang ulit sa guard kung paano nga kami makakapasok sa IKEA or pupunta sa IKEA. Then, tinuro niya kami pabalik. Pasok daw kami dun sa may MOA Square. Dun sa may malaking halaman. Actually, yun yung ginawa niyang point of reference namin para makarating kami ng IKEA. So, sinunod naman namin and nakita namin agad yung malaking halaman. Tapos, may nakikita din kami mga tao na somehow nagtatanong din, parang naliligaw din dun sa isa pang guard na nakapost naman dun sa may MOA Square. Then, pumasok na sila dun and pumasok na rin kami. Tapos, ang sabi sa amin na sa second floor na. So, nung nasa second floor na kami, na lang kami nang naglakad hanggang sa natanaw na namin yung IKEA at nakita na rin namin, finally, si Ma'am Ai. Then, ito na, papasok na kami. Fortunately, konti lang yung pila dun sa may entrance ng IKEA kasi nababaltaan ko, halos laging puno yung IKEA. So, parang swerte kami nung araw na yun. Then, bago kami makapasok sa vicinity ng IKEA, chinek muna ng guard yung vaccination card namin as proof na fully vaccinated na kami. So, ito na, nakapasok na kami. Sumakay kami ng escalator. Then, pagdating namin dun sa, I guess, third floor na yon ng mismong building, denied kami nung guard na umakyat pa daw kami ulit. So, sakay kami ulit ng escalator. Then, medyo kakaiba yung escalator kasi dalawa yung escalator pero parehong going up. Then, nasanay kasi ako na yung escalator, kapag pair sila, yung isa going up, yung isa going down. Later on, ko na na-realize bakit ganun yun. Tapos, yun na, medyo may nakikita na kaming
So, wala lang sa amin. Kasi baka iba naman yung pinipilahan ng mga tao. Yung pala, yung pilang yun, yun na talaga yung pila papunta dun sa Swedish restaurant na gusto namin puntahan kung saan kami kakain nung sikat nga na meatballs. So, hindi muna kami pumila, chinek muna namin hanggang sa nakarating kami dun sa dulo. Tapos may nakalagay na signage dun na parang yung waiting hours daw is at least 1.5 hours. Which is sobrang tagal na. Then, hindi kami makapaniwala. So, si Ma'am Ay, tinanong niya pa yung guard para i-confirm. Sabi naman ng guard, depende pa daw yun dun sa mga kumakain sa loob. So, kung mabilis silang matatapos, mas mabilis din yung waiting hours. So, nag-decide na lang kami na huwag na lang muna doon kumain. Sa iba na lang kami kumain. So, nag-decide kami na lalabas na kami. Sa labas na lang kami ng Ikea kakain. Then, bumalik kami dun sa pinanggalingan namin. Kaya lang, nakita nga namin na yung escalator is both going up lang. So, no way for us na bumaba. Then, may nakita kami elevators dun sa gilid. So, sumakay kami nung isa sa mga elevator. Tapos, nasa loob na kami. Kaming tatlo lang yung nasa loob na elevator. Kahit anong press namin dun sa elevator buttons, hindi gumagana. As in, walang gumagana ni isa dun sa mga elevator buttons. Hanggang sa nagbukas na lang ulit yung elevator. So, sa pagbukas ng elevator, nandun kami ulit sa same floor kung saan kami galing. Siyempre, hindi nga siya gumana, diba? Tapos, may mga guard na nakabang na sa amin at sinasabi na hindi daw namin pwedeng gamitin yung elevator kasi going up lang daw yun, hindi daw yung lumabas. Tapos nagtanong na kami, kuya, paano po kami lalabas? Tapos yung tinuro niya sa amin yung way, which is yung same way kung saan kami naglakad papunta nga dun sa restaurant. So bumalik na lang kami ulit dun sa way na yon. Tapos sumakay kami ulit ng elevator. Kaya lang, nung pagkapasok namin sa elevator, pagtingin namin dun sa buttons, two floors lang yung ma-accommodate or pagpuntahan ng elevator. So, ganun ulit. Parang babalik lang din kami ulit dun sa pinanggalingan namin. So, we decided na lumabas na lang muna ulit. Tapos, pumasok na lang ulit dun sa vicinity ng Ikea. Then, maglakad na lang ng maglakad hanggang sa makarating ulit dun sa area ng cashier at bilhin na rin namin yung mga gusto namin bilhin. So, ganoon na nga yung ginawa namin. Tapos, lakad ka kami na ulit ng lakad hanggang sa nakita na namin yung area kung saan may mga flowers or yung may mga pang home decorations. Nung nakita namin yun, kahit pa paano, medyo nagkakaroon na kami ng pag-asa na malapit na kami makalabas. Parang ang goal namin is makita namin yung area kung saan nandoon na ulit yung cashier. So, yun na. At ito na, mag-i-start na. Doon na ako nag-start na mag-capture ng video. Kasi along dun sa paglilibot namin, as in, libot lang kami ng libot. Never kong hinawakan yung cellphone ko para mag-capture ng kahit pictures man lang. Hindi ko siya ginawa. Pero doon sa time na yon, nag-decide na ako na sige, gagawan ko na to ng vlog. Kukunan ko na ng video. So, ito na yung iba pang adventures na na-experience namin sa short visit namin sa Ikea. Eh na po, magbabayad na kami. Para makalabas kami. Ito na nga ba sinasabi ko, ang haba na. Pero ma, okay lang yun. Pwede mo ko. Ano tayo? Ano tayo? Ano yung maikli? Maikli pa. Ito na lang. Ang sakit doon. Ayoko na. Pagod na ba kayo? Pagod na. Huh? Hindi naman tayo nakakain ng meatballs. Tapos itong sandok. Ito na ba talaga yung ex? Sabi natin. Sabi natin dun sa guard. Kaya bumili na po kami. Palagasin niyo na kami. Ayaw, dun talaga ito pa ako.
ako nang hilingis ng coach. Dalasan yung credit card. Wow! Ay, hindi na yun. Sige, credit card. Ang susi sa paglabas ng Ikea. Sandok. Tingnan mo, ma'am, pagbayad na. Oh. Magdadilate yung mata. Talaga, ha? Bubukas talaga yung exit, ha? Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ako ay nalulula, hindi ko makikilan sa kanya. Ako'y lubos na humahala. Itong niya naman para tabi na ako. Apo, iwalay po. A few moments later. Ayan, nakalabas na kami. Makaka-exit na rin sa wakas. Baka kaya wala silang plastic para makikita nila kung ano binigay. Makakapanghamang. Plastic. Pang mayaman lang. Kaya pala bibili ka dapat mo. May locker pa nga. Kasi yung plastic bag. Yan mo. May locker service. Makakalabas na rin kami sa wakas. Grabe, napakahirap lumabas dito. Social distancing siyang nakalagay. So, ibig sabihin niya kapapasok. Line starts here, oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ko na alam mong libre maging tanga pero ang masama dong balak mong araw-arawin pa. Ito na lang kami. Samahan ka pa namin. Kaya mo na yan. Pinanta po namin dito ay meatballs. Sana pala din na kami pumasok ng IKEA. Bakit tayo pumasok na daanan na natin? So, okay na. Sa taas lang. Kaya nga eh. Sana hindi na tayo pumasok. Titikim lang. Eh, balak. Titikim lang ako.